Alright guys, ang pagpalang araw. Ayan, sa mga ating mahal na ayan, pensioner, sa mga lolo't lola, SS pensioner, update tayo sa implementation. Ayan na, February 23, ayan, matatanggap na ang inyong pension. Ayan, February 1st week, ayan, Wednesday yan. Ayan, bank account na mga pensioner, 4 PM onwards. Ayan, expected na yan na kinabukasan ng February 3, Wednesday. Sila yung mga pensioner na may date of contingency, 2/1/15. Crediting date of 1st of the month. Para naman sa mga second batch, ayan, accredited ang kanila monthly pension. Ayan, 16th of the month kayo dyan. Ayan, panoorin po natin kay attorney. Compromise 7% of SSS paying employee members. Confirmation of pensioners, nire-require po namin ang mga pensioners namin na mag-appear before sa mga SSS branches namin para ho ma-ensure natin na yung mga tumatanggap ng ating mga benepisyo ay yung mga rightful beneficiaries. We would like to know then kung meron hong nangyari or like sa mga survivors pensioner ho, kailangan ho namin malaman kung ikinasal sila ulit. Saying kanina, yung annual confirmation of pensioners ng SSS ay napakahalaga para ho masigurado natin na patuloy na nakakatanggap yung ating mga pensioners ng kanilang mga pension. At yung pangalawa hong dahilan ay para ho masiguro ho yung maaalagahan ho yung SSS fund sa pamamagitan ng pag-ensure na yung mga rightful beneficiaries ho ang nakakatanggap ng ating mga pensions. Mga pamamaraan para ho mag-comply sila sa ating AKOP. Unang-una ho, pwede ho sila sa pag-send ng email sa SSS. Pangalawa ho, pwede rin ho yung pag-send via regular mail. At pangatlo ho, at pwede rin ho sila mag-drop back sa mga SSS branches. Ito hong tatlong ito na sinabi ko ho ay applicable ho sa ating mga survivor pensioners, sa mga dependents, at yung sa total disability naman ho, iba hong pamamaraan ho yung kanilang compliance. Ang una-una ho dito ay yung pag-drop box sa ating SSS branch, at ang pangalawa ho ay ang pag-request ho nila para ma-home visit sila. Yun ho yung para sa ating mga total disability pensioners. O yung tumatanggap ng pension kasi retirado na ho tayo at residente ho tayo ng Pilipinas ay hindi pa ho natin kailangan mag-comply sa ako. Okay. So if you are a resident of the Philippines, no need to comply yet with ako. But if you reside abroad, ito ho yung mga nire-require na ho namin na mag-comply. Okay. Kailangan lang ho silang sumulat, mag-email, mag-send ho ng regular mail or sa Dropbox system ho namin. Yun ho yung mga yung mga pamamaraan na pwede kong sila mag-comply. Para naman ho sa mga surviving pensioners naman, ito ho sila, ang pwede ho nilang gawin ay mag-email din, mag-submit ho ng kanilang mga compliance sa regular mail and at the same time sa Dropbox system. Okay. At pangatlo ho, meron din ho kami total disability kasi. So yung total disability pensioners naman, kailangan ho nila mag-comply, mag-Dropbox din ho sila sa aming SSS branches. At pangalawa ho, pwede ho silang mag-request ng home visit. Ito ho para sa total disability pensioners lang, yung home visit. Iba't ibang klase na tumatanggap na pension sa SSS. So unang-una ho, kapag ho tayo ay mga survivor pensioners o yung mga beneficiaryo ng ating mga namayapang mga members na tumatanggap ng mga pension, pati ho yung mga dependents nila, kailangan lang ho nila ng AKOP form. Pangalawa ho, mag-po sila ng primary ID or dalawang secondary IDs kung wala ho silang primary ID. Pangatlo ho, ng chest level photo na may hawak ho sila ng newspaper na may current date or yung meron ho silang background sa likod ng na news crawler na nakalagay ho doon yung date para ho malaman ho namin na current ho yung pagkuha ng ating pictures. At pangapat po, kailangan ho ng ating self-declaration form on non-remarriage or non-cohabitation. Ito ho ay para sa mga survivor pensioners. At panglima ho, kapag ho tayo ay confined sa mga institution, sa iba lang ho ito applicable,
eh kailangan ho ng certificate galing doon sa institution kung saan ho siya confined. Para naman ho sa ating disability pensioner, total disability pensioners, ang requirements naman ho na kailangan nilang isubmit yung ACOP form, pangalawa ho yung ID na nabanggit ko kanina, pangatlo yung photo na may hawak po silang newspaper o may background po sila ng news na may date ho, pang-apat yung result medical certificate, and pang-lima kung meron po silang result ng mga laboratory procedure na ginawa ho within 1 year from birth month. So yun ho yung iba't ibang requirements para po sa iba't ibang mga pensioners ng SSS. SSS para ho ma-avoid ho yung mahabang pila. Para naman ho sa mga ibang concerns, pwede po natin i-email yan sa aming SSS. Dito ho yung member_relations@sss.gov.ph. Para ho sana hindi ho tayo masyado magdagsaan pa sa aming mga offices. So we are encouraging everyone to have their appointment first before going to our SSS branches. Okay na ho yung pension nila, continuous na ho nila matatanggap yan. So wala naman hong, hindi naman ho siya ganun katagal, at mapaprevent po yung suspension ng pension nila once na nag-comply na po sila kaagad. No need po, kailangan lang ho nating hintayin yung confirmation galing sa SSS. Yun lang naman po yung kailangan nilang antayin. So kung retiree pensioner ho sila, kailangan din ho nilang mag-submit ng mga requirements na nabanggit ko kanina. Kapag naman ho total disability din ho, kailangan din ho nila mag-submit or mag-request ng home visit. Ganun din ho yung similar na requirements ho na nabanggit ko kanina. member_relations@sss.gov.ph para ho sa mga concerns relating to ACOP. Para naman ho sa mga nasa abroad na ating mga pensioners, pwede naman ho silang mag-email sa ofw.relations@sss.gov.ph. So yun po yung aming mga email address na kung saan pwede ho silang magsumulat, lalo na ho yung mga pensioners natin na nahihirapan ho. ...of the Republic Act of RA-11199 or the Social Security Act of 2018 na nag-uutos ng pagtaas ng contribution para ma-ensure ang financial viability ng state pension fund para sa mga private sector workers. Sinabi ni SSS President and Chief Executive Officer Rolando Nadesma Makasakit na ang batas na nag-uutos ng pagtaas ng contribution sa SSS ay magbibigay ng agarang benepisyo. Benepisyo para sa mga 13 million workers ng bansa. At masisigurado ang viability ng SSS fund na dinisenyo para magbigay ng Social Security protection. Ang batas na ito ay pinagtibay noong February 7, 2019 by Congress. Ang Social Security Act of 2018 rationalized and expanded the powers and duties of the Social Security Commission. Ito ay masigurado ang long-term viability ng SSS. Sa ilalim ng batas na ito, ang SSS should gradually increase the contribution rate by 1 percentage point kada 2 taon. Hanggang ito ay umabot ng 15% by 2025. Alinsunod sa schedule na ibinigay sa ilalim ng RA-11199, ang pagtaas ng contribution rate ng 14% from 13% in the previous year, sa ilalim ng bagong contribution rate, ang mga employers isushoulder nila ang 1% increase. Ibig sabihin, ang employers ay magbabayad ng contribution sa SSS ng 9.5% at ang remaining o natitirang 4.5% ay i-deduct sa employees. Sinabi pa ni Makasakit na ang pagtaas ng contribution ay hindi barter ng workers, but it will be shouldered by employers. Ang mga workers na nag-earn ng less than 25,000 per month na comprise 78% of SSS-paying employee members. Ayan, alright guys, maliwanag. Ayan, sa mga lolo't lola, tatay, nanay. Ayan, magpatulong na kayo sa inyong mga kasama sa bahay. Lalo na sa pag-file, ayan, sa mga pension, SS monthly pension nila. Ayan, sa mga employee, ayan, employees natin, sa mga, ayan, ang kanilang, ayan, mga kaltas, ang employer natin ang magbabayad. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat, at God bless, at ito ang update natin sa SSS. At God bless sa inyo, lalo na sa mga may edad na sa atin. Ayan. Maraming salamat, guys.